Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay! Pagka nakilala nyo itong lugar na to mga idol, malupit kayo. By the way mga idol, yung gagawin nating content ngayon is regarding dun sa mga naghahanda na talaga naman na pinagkakagastusan nyo tapos pinagtsatsagaan nyo. But the problem mga idol, ito yung siste. Pagka halimbawa naghahanda kayo, nandun na kayo sa kalagitnaan mga idol, but the problem, hindi na siya kumakain ng maganda. Tapos, hindi siya umuubos ng patuka. And the problem mga idol, nagbabago yung katawan. Itutuloy mo ba or hindi? Yan yung madalas mga idol na nagiging problem. Lalo na pag halimbawa yung hinahandaan nyo mga idol is talaga mga nagpapanalo na, may bumibilang na, may mga 2 times, 3 times na tinatawag, 4 times o 5 times pa. Ngayon mga idol, ito yung sistema. Doon sa hinahanda, ginagawa mo, kung hindi tumutugma yung kanyang ginagawa doon sa gusto mo mangyari, itutuloy mo ba or hindi? Nandun kasi minsan mga idol yung tinatawag na pride. Pag sinabing pride mga idol, andun yung talagang literal na itutuloy mo. Shoutout tayo mga idol, syempre kay Flora May Araneta. So, eto na mga idol. Aray ko, yung pinakalugar niya, okay? So ngayon, syempre, marami talaga akong pupuntahan mga idol na hindi nyo inaasahan na mga bagay na andito na ako eh. Ito na mga idol eh. Now, mga idol, ito. Simulan natin yung content na ginagawa natin mga idol. Katulad yan mga idol, halimbawa, ngayon, nasa kalagitnaan ka ng paghahanda. Ngayon, ang nangyari, ngayon, hindi siya umubos ng patuka. Ito pa yung sistema mga idol eh. Yung mga bagay na binili mo dun sa ibang lugar, tapos nung hinanda mo kung ano yung nakagisnan mong paghahanda na ibinababad mo yung patuka, ngayon hindi na natin tinanong mga idol dun sa pinangkuhanan natin na kung yan ba wet feeding, tapos biglang nag wet feeding ka, so yun na yung nagiging problem. Okay, tapos halimbawa mga idol, ibinigay ng mga kaibigan na ganyan yung nangyari, tapos nag wet feeding ka kung ano yung nakasanayan mong conditioning, yan yung nagiging problem. Kaya mga idol, yung mga paghahanda na lagi kong sinishare na tinuturo, kaya marami yung mga nagko-comment na maganda, maganda yung resulta, ganto. The reason why mga idol kasi, hindi tayo mag-share ng totally literal na kung ano yung ibibigay ko, yun yung susundin. Kasi magkakaiba yan mga idol pagdating dun sa patuka. Unang-una, susundan nyo muna sa patuka. Kasi unang-una, kung nasanay yan sa dry feeding mga idol, kailangan sa dry feeding muna siya. Okay? So, ngayon ang maganda dyan mga idol, katulad nyan. Halimbawa, nasanay sa dry feeding. Kailangan, sasanayin mo rin sa dry feeding. Kasi, unang-una mga idol, pagka halimbawa, nasanay yan sa tinatawag na dry feeding, pero kailangan, huhugasan mo lang yung patuka na gagamitin mo. Kasi, tatanggalin mo lang yung mga preservative, yung mga nakadikit, yung ganto. Kasi katulad kanina doon mga idol, meron tayong nakilala, meron tayong kaibigan doon. Ngayon naging problem mga idol, medyo pihikan yung tuka. Kailangan kasi pagka hinahanda mga idol, pag sinabing hinahanda, gutom na gutom, mabilis umubos, talagang takaw na takaw. Tapos hanggang pinakailalim ng tukaan, inuubos niya. Yan yung isang sign mga idol na talagang literal na maganda yung pagkakahanda. Pero pagka medyo parang inaantay mo pa na uubusin na parang hindi, yun ang kailangan natin mag-adjust sa atin, hindi yung ating alaga ang mag-adjust sa atin. Kasi yan ang mahirap sa atin mga idol. Kasi minsan sa experience na lagi tayong ganto, ganyan, kaya nagiging outcome ang score. Minsan nag-victory champ ka noong nakaraan, tapos biglang hindi, tapos victory champ na naman, tapos hindi. Kaya para siyang lulubog, lilitaw mga idol. Ngayon, kung gusto nyong i-maintain yan mga idol, ganito lang yung lagi ko sinasabi. Na kailangan ang mag-a-adjust dito mga idol, parehas both side. Aalamin natin, pagmamasdan natin, kailangan natin dyan mga idol, aalaman natin yung pinakagalaw, kung saan siya gagalaw na maganda, yung paghahanda natin. Kailangan aalaman natin yung mga idol, yung kung ano yung kilos, yung galaw ng ating mga hinahanda. Depende yan din sa bloodline, depende rin yan mga idol kung anong process. Kasi sa panahon ngayon mga idol, meron tayong tinatawag na mga talagang literal na mga crosses ng oriental to western fowl.
Okay? Yun ang nagiging problem. So, kung mapapansin nyo mga idol, yan yung talagang minsan nagiging matikuloso na katulad nyan, pag halimbawa, ganun ka lang ng ganun, fight ka lang ng fight, yun ang nagiging problem eh. Ngayon, ito ikaklaro ko mga idol ha. Pag kayo naghahanda mga idol, sa unang araw pa lang na kayo ay maghahanda, yung PLT na tinatawag, kailangan makalamang ka na ng konti. Yan yung hindi alam talaga ng karamihan. Nagpupurga sila, nagpa-fasting. So, kailangan wag na kayo mag-fasting mga idol kasi 24 hours yan. Lagi ko sinasabi mga idol, talagang napakalupit. Ito mga idol yung talagang pinuntaan ko dati na lugar na talagang dito kami natulog. Okay, so tuloy natin mga idol ha, bago natin ikwento yan. Ito mga idol yung kwento eh. Pagka nag-PLT ka, okay, yung unang-una mga idol, pagka nagpuparga ka, huwag ka nang magpa-fasting. Kasi once na ikaw mga idol nag-fasting, ang magiging outcome niyan mga idol, mai-stress yan. Not unlike yung i-compare mo dun sa magiging opponent. Marami nang nakapanood yan mga idol, kaso nga lang dito kasi sa pinuntahan natin, meron tayong kakilala dun sa lodge natin, may nakilala tayo. Yun yung nagiging problem. Okay, so ngayon, tignan mo ha. Magpapakain ka ng alas 8 ng umaga. Okay? Ngayon ang nagiging problem mga idol, magpapasting ka pagdating ng alas 4, alas 5. Ilang oras yung gap? Okay? 8 ng umaga, 9 ng umaga, 10, 11, 12, 13, o 1, 2, 3, 4. O 8 hours to 9 hours hanggang 10 hours, sabihin na natin. O ganun din yan mga idol eh. Magpakain ka ng 8, magpakain ka ng 4 or 5 PM. Pagdating ng 3 AM to 4 AM mga idol, ganun din yung gap ng oras doon na naging outcome. Pero walang stress kasi hindi ka nag-fasting, diba? O daan taon na to mga idol, yung mga akasya dito. Ayan ako mapapansin nyo, grabe, alalaki na nila, diba? O by the way, ngayon mga idol, ito na. Pagdating na doon sa paghahanda, na talagang nalilito yung iba, kaya ngayon nagiging ganun yung problem. O, pagdating doon, sa unang-una pa lang, hinahanda nila, na kahit kulang naman sa katawan, hinahanda, ginato, kasi nandun yung kati. Wala tayong magagawa, pagka sinabing kati, nandun na yan eh. Naintindihan yan mga idol na mga kaker. Ngayon, yan yung nagiging problem mga idol, kasi pagka once na hinanda yan, na kulang sa katawan, automatic kung ikukumpara mo dun sa opponent na talagang maganda, walang picho, lamang na sila. Ito naman yung isang problema ngayon mga idol. Binago mo agad-agad yung katawan. Okay, katulad nyan, kung babaguhin ko yung katawan na hinahanda dun sa mga kaibigan na natin na nandun. Oh, ngayon, ang magiging galaw nun, hindi gagalaw yan ng ganung kaganda kasi nga, binago mo yung katawan, pinaganda mo, pinabigat mo, pinabulto mo, pinabola mo. Oh, ngayon kahit sabi mo magaang mga idol, hindi niya pa kabisado yung katawan na meron siya ngayon. Yun yung nagiging problem. Ngayon kung halimbawa mga idol, andun yung tinatawag na precon. Kaya pag sinanay mo yan mga idol dun sa katawan at prenikon mo yan ng 2 months, tapos kinondisyon mo na ng 21 days, dun yan gagalaw na maganda. Kaya napakatsaga, napakahirap mga idol maghanda talaga. Kaya pag halimbawa kati lang yung gusto natin mangyari, kaya dyan nangyayari yung kahit maganda yung bloodline mo, winning line, man mataas ang 13%, but the problem mga idol, pag hindi nasanay dun sa katawan na ginawa mo na pagbabago sa kanya, kasi ikaw yung nasusunod dyan mga idol. Pag binago mo yan, in-adjust mo yan, ang mangyayari, syempre, siya mismo sa literal na sa kanya, hindi niya na-adjust yung katawan na meron siya. Kaya kailangan i-adjust mo muna, ititrain mo muna, i-condition mo muna, ipiprikon mo muna ng maganda. Kaya kailangan lagi niyong tanda mga idol, pag naghahanda, kailangan yung adjust talaga. Adjust na mauna siya dun sa gradas, adjust na talagang dun sa patuka. Pag-a-adjust mga idol dun sa kanyang timbang, sa kanyang katawan, pag-a-adjust lahat. Kasi kahit tao mga idol, kailangan din mag-adjust. Yan ang the best talaga. Kailangan masanay, kabisado niya kung ano yung gagawin natin sa kanya. Kasi ang nasusunod dito mga idol, sa totoo lang, tayo talaga literal. Kung ano gagawin mo sa kanya, sa patuka, sa kanyang inumin, sa kanyang mga ibibigay mong suplemento, sa kanyang ibibigay mo sa lahat, ikaw talaga nasusunod. Kailangan masanay muna siya. Pati nga mga idol, pagka itatravel mo yan, pagka hindi marunong mag-adjust, hindi nasanay yan, may i-stress yan.
Ang hirap maghanda, pero ang bilis ma-stress, mga idol. Yan ang isang pinaka-problema. By the way, shoutout tayo kay Michael, Jason, Royo, Bobby Gonzales. Okay, kasi nandito na ako ngayon sa Negros, Kabangkalan. Ayun, mga idol. So, ito na yung lugar. Napakasarap sa pakiramdam. Okay, so thank you very much. And, syempre,